agad, guys. No? Kauwi ko lang galing sa supermarket. Kasama ko yung amo ko, guys. So, pagbalik ko, may nabasa akong comment sa YouTube channel ko, sa isang video ko, guys. So, ayoko na siyang patagalin, okay? Kasi, katulad ko din kayo dati, syempre, na nagbabalak na mag-abroad. So, gusto kong masagot agad yung tanong ni, ni Sister Ednalyn Valios. So, ang tanong niya is, paano kung walang high school diploma or hindi nakapagtapos ng high school? Actually, hindi lang siya ang nagtanong sa akin nito. Marami na rin yung nagtanong sa akin, guys, paano kung walang diploma, high school diploma, kung paano kung hindi graduate ng, mayroon pa nga hindi graduate ng elementary, pero parang nabanggit ko na to sa isa kong vlog, sa totoo lang. So, eto talaga. So, yung iba vlog ko ngayon talagang focus tayo doon sa high school diploma kasi since ang daming nagtanong talaga sa akin, guys. Marami na rin nagtanong sa akin about sa high school diploma. Kung makakapag-abroad ka ba kung walang high school diploma. Kasi ako, guys, wala akong high school diploma talaga. Wala akong, pumunta ako sa agency, nag-apply ako sa agency, wala akong hawak na high school diploma. Graduate ako ng high school, high school, pero wala akong hawak na high school diploma kasi nawala ko siya. Nawala siya. Talagang sinadya ko siyang mawala kasi mali yung spelling niya. Hindi sila parehas. Hindi siya nagtali doon sa birth certificate ko kasi ang spelling ng birth certificate ko is iba. So kailangan yung syempre ang gagayahin ko yung sa birth certificate. Hindi ko nga alam kung bakit ano-ano yung pinagsasabi ko doon sa principal ko nung kinonfirm na yung spelling ng pangalan. Iniba ko siya, guys. So, nainis ako that time. So, winala ko siya. Sinadya ko siyang walain kasi nainis ako doon sa diploma ko. Parang useless lang siya kasi hindi siya nagtali doon sa birth certificate na hawak ko. Kasi birth certificate ko talaga dapat ang sinunod ko. So, wala. Iniba ko siya pagdating dun sa mga pirmahan na ng yung mag-grad, yung binibigay, diba, pag-graduate ng high school sa diploma. So, iba yung spelling, guys. So, winala ko siya. So, that time naman, nagbalak ako mag-abroad. Sabi ko, gusto mag-abroad. So, number one requirements is diploma, high school diploma. So, sabi ko, patay. Sabi ko, wala akong high school diploma. So, paano ako makakapag-abroad? Gustong-gusto ko talaga mag-abroad, guys. So, itong masasabi ko, guys. Kung nawala nyo yung high school diploma nyo, ang kailangan nyo lang is maghanap ng legal na agency. Legal, guys, ha. Huwag kayong basta-basta mag-apply sa kung saan-saan agency. So, kung gusto nyo mag-apply sa ano, hindi ko nire-recommend, guys, ha. Kasi marami na din kasi nagtanong ako sa agency ko. So, nag-vlog na rin ako ng about sa agency ko. Sa kung anong agency ko, so, tingnan nyo na lang kung interesado kayo. Kung hindi naman, hindi ko kayo pinipilit, guys, okay? So, nasa decision nyo pa rin yan kung saan agency kayo papasok. So, hindi ko nire-recommend yung agency ko. Pero, since maraming nagtanong, panoorin nyo na lang yung vlog ko, guys, about sa my agency. So, balik tayo doon sa... Balik tayo, hagad talaga ako. Korean drama pa more. So, iyon, guys. Balik tayo sa diploma. So, about dun sa diploma, high school diploma, guys. Iyon nga, wala akong hawak ng high school diploma, guys. Kasi, winala ko siya. So, wala akong high school diploma. So, nag-apply pa rin ako. Decidido talaga ako dati, guys, na mag-apply sa agency. So, pumasok sa agency, nagpasa ako ng ganito, ganito. Wala akong pera, guys, ha. Wala akong pera, wala akong nipis. So, wala akong high school diploma. Wala akong... ano lang bang hawak ko na papers noon, pero talaga interesado kasi ako, so pumunta ako sa agency, ganito, ay, kailangan mo ng high school diploma, sabi ko, wala ako po akong high school diploma, passport mo, wala po akong passport, paano ko mag-apply, wala kang passport, nakalain nyo, guys, o, tingnan nyo na lang ako, okay, dahil sa decidido talaga ako mag-apply noon sa, dito sa Singapore, wala akong hawak din diploma, wala akong hawak na high school diploma, wala akong hawak na passport. Ano pa ba yung mga requirements niya na wala talaga ako, wala akong valid ID. Nakakatawa, di ba, guys? As in, walang wala ako talaga, guys, nung nag-apply. Mga body, the whole body picture, mga doon ko lang siya nakuha, guys. Doon ko lang siya lahat nakuha nung nag-apply na ako sa agency. Kasi willing yung agency ko. Kung tatanungin nyo, guys,
yung unang agency ko na tumulong sa akin, lahat na kung ano wala ako is sarado na siya ngayon. So, wag nyo nang itanong yung agency na yun, okay? Sarado na siya, guys. Sarado na siya. So, agency ko ngayon, pangalawang abroad. Punta ko dito Singapore is iba na. So, yan yung blinag ko. So, andyan sa vlog ko. Panoorin nyo na lang. So, wala akong kaano-ano, okay? So, tingnan nyo na lang ako, guys. Kaya, huwag kayo mawalang pag-asa na, ay, wala akong diploma, hindi ako makaka-abroad. No, huwag mong iisipin yan. Huwag na huwag mong iisipin yan. Okay? Kasi kung decidido ka talaga, gagawa at gagawa kang paraan, ano yung paa mo, umpisahan mo na maglakad, okay? Yung paa mo, palakarin mo na papunta sa agency. Huwag kang mag-isip na kung ano-ano, ay, hindi ako makakapunta ng abroad, hindi ako makapagtrabaho sa abroad kasi wala akong ganito. Pumunta ka na ngayon, pumunta ka na kung maaari ngayon sa agency para matulungan ka. Pumunta ka sa agency, magtanong ka, legal, make sure legal yung apply mo ha. Legal na agency yung apply mo. Tanungin mo, sabihin mo na, ma'am, wala po akong high school diploma. So, pero gusto ko talaga mag-abroad. Gusto ko makatulong sa pamilya ko, yung ganon. Okay, explain mo. So, sis Edna Lynn, kaya huwag kang magwawalang pag-asa kahit wala kang diploma. Pumunta ka sa legal agency. Okay, sa isang legal na agency or kakilala mo ng agency na legal. Makiusap ka na wala ka ni kung ano-anong hawak ng papers man or mga requirements. So, tanong mo na rin na paano po, wala po akong diploma, ganun ha. Tapos, para doon mo kasi malalaman. Alam mo, wala ka pang ginagawa, hindi ka pa pumupunta sa agency, yung parang nawalan ka ng pag-asa. So, pag mumunta ka dun sa agency, tapos, nakipag-usap ka sa agency, tapos, sinagot nila yung mga tanong mo, dun ka lang ma-disappoint siguro kung talagang nalaman mo na yung sagot galing sa kanila. Like, ay, hindi sila willing tulungan kayo, ganun. Ay, wala kang anong diploma, ay, paano yan, ganun. Baka naman po matulungan nyo ako magkaroon ako ng diploma or baka matulungan nyo po, magawan nyo po ng paraan para makapag-abroad ako at makatulong sa pamilya ko. So, makipag-usap ka sa agency. So, doon mo lang malalaman, sis, kung willing ba silang tulungan ka. Kasi ako that time sa agency ko, wala akong diploma, pero willing silang tulungan ako. Kaya andito ako ngayon sa Singapore. So, kaya yun yung masasagot ko doon sa tanong mo na kung wala kang high school diploma or hindi ka pa nakapagtapos ng high school. So, at masasabi ko lang dyan or ma-advise ko lang sa'yo is pumunta ka sa legal agency at makipag-usap ka sa kanya or sa kanila kung ano yung pwede mong gawin at kung ano yung pwede nilang gawin para matulungan ka. So, yun ang sagot ko doon sa tanong mo, sis, ha. So, ngayon pa lang, pag-isipan mo na. So, ngayon pa lang, kung may kakilala kang, kung may kaibigan ka na legal agency, so, umpisahan mo na magtanong, umpisahan mo na pumunta at malaman mo talaga yung sagot dyan sa tanong mo. Kasi kung ako, ang tatanungin mo, pwedeng-pwede, lahat posible, basta decidido ka at buo yung decision mo talaga na makapag-abroad. Yung kailangan pag nag-abroad ka kasi, kailangan pag nag-abroad kayo, mag-decision ka na mag-abroad, stick lang kayo dyan sa decision. Huwag kayong pabago-bago or huwag kayong mag-isip ng negative or ang tawag dito, kapag pumasok yung negative kasi sa isip mo, like, ay wala, ay hindi naman ako makakapunta. O gusto kong pumunta pero gusto kong magtrabaho pero wala akong diploma. Ay, wag na lang yung ganun, sis. Wag ka pong papagubago ng isip mo. Kasi kung mag-decision ka, gusto mong mag-abroad, panindigan mo na yan. Panindigan mo. Wag kang mawala ng pag-asa dahil lang sa wala kang diploma. Dahil lang sa hindi ka mo nakapagtapos ng high school. Mawalan ka lang ng pag-asa kapag mismong nakuha mo na yung sagot doon sa agency na pupuntahan mo. So, yun lang ang aking masasabi doon sa tanong mo. Sis Edna Lynn, at sana nasagot ko yung tanong mo na yun na about sa high school diploma. So, meron nga din nagtanong sa akin about sa elementary, pero elementary kasi, guys, para sa akin, guys, ha, elementary man lang
kahit elementary lang yung natapos mo, pero matalino ka, pwede ka pa rin talaga makapag-abroad. Pero yun nga lang talaga, kahit elementary lang yung natapos mo, pero marunong ka mag-English, good yung English mo, kasi kahit English kalabaw, guys, pasadong-pasado ka dito. Yun nga lang kasi, pag elementary graduate ka or undergraduate ka sa elementary, so kailangan mo makipag-usap sa agency din. Kailangan mo makipag-usap sa agency para matulungan ka about dyan sa problema na yan. Kasi tingnan nyo na lang ako, wala akong hawak na diploma, pero andito ako sa Singapore. 7 years na ako dito. Wala akong hawak na diploma, pero nagawa ng agency ko na magkaroon ng diploma para makapunta ako dito. So yun, kasi unang-una, decidido talaga ako. Nung nagdesisyon ako na pumunta ng abroad or Singapore, hindi na ako nagpatumpik-tumpik nun, guys. Or hindi na ako nag-back out nun, or hindi na ako tumalikod nun. Diretso ako. Hindi na ako bumalik, hindi na ako nag-alinlangan, hindi na ako tumalikod na, wag na lang. Ang ganon. So, once na, step one ka na, diretso mo na yan. Huwag ka nang papagubago pa. Yun ang masasabi ko doon sa mga gusto mag-apply at saka sa may mga problema about sa diploma. So, yun ang masasabi ko na mag-direct ka agad sa agency para masagot yung tanong mo. Kasi kung ako, pwedeng-pwede ka. Kasi, kahit elementary lang or undergraduate ka ng high school, alam ko kasi na tayo mga Pilipino, pagdating sa English, hindi man tayo very good or fluent. Pero, kumpara, observation ko lang dito ha, sa pagtatrabaho sa loob ng 7 taon, kumpara yung English natin, kahit English kalabaw tayo, kumpara sa ibang lahi dito, Indonesian at saka Myanmar, mas mataas pa rin yung English natin. Good pa rin tayo kumpara sa kanila. Kaya, a high school man or elementary man, mahilig kang manood ng mga movie na mga English movie, yung ganon. Kasi, makakatulong sa'yo yun eh. Kasi kung matalino ka, kahit elementary ka lang, pero matalino ka, malalagpasan mo pa yung ibang lahi na nakarating dito. Like Indonesia at Myanmar, nag-graduate ng high school. So, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang gusto ko lang gawin mo is pumunta ka sa agency para matulungan at masagot yung tanong mo para dire-diretso ka na pag-apply at kung ano yung mga dapat mong kunin at kung ano yung magagawa nila para sa'yo. So, yun lang guys. Sana nasagot ko ang inyong tanong doon sa mga nagtanong about sa diploma. So, ito na talaga yung vlog ko na ginawa na talagang title ko na dito, i-title ko na para ma-search nyo, para malaman nyo, para masagot agad yung mga tanong nyo. So, lalo kay Ednalyn, kay Sister Ednalyn Balius. So, yun si, sana nasagot ko yung tanong mo. So, sana malinaw na sa'yo. Ang gawin mo lang is umaksyon kung talagang decidido ka. At saka, gawin mo para sa pamilya mo. Okay? So, nga dito na lang, hagard ako. Kasi kanina kasi, guys, alam mo yun, pumunta ako ng supermarket kasama yung amo ko, malalaki. So, pagkarating ko dito, nag-unpack ako ng mga grocery namin, tapos nagluto ako. So, yun. Meron akong, tapos na ako magluto, so meron akong time para mag-vlog about dyan sa topic na yan. So, hanggang dito na lang yung vlog, guys. Sana nakatulong sa inyo, sa'yo, sis Ednalyn. So, see you on my next vlog na lang. Bye-bye.